What's good mga chong? It's your boy Brian Hill, muli nagbabalik with another video. So matagal-tagal na naman po tayo bago mga pag-vlog. So yun mga chong, ang R15 na wala pang hugas, wala pang ligo, oh, gamit na gamit, yun naman napakadumi. Kasi mga chong, kapag hinuhugasan ko siya, umuulan. So ngayon, hindi ko na siya hinuhugasan. Ayan mga chong, gusto lang kayong i-update regarding dito sa R15 ko. Kasi bago yung huli kong update or yung huli kong vlog regarding sa R15 ko, matagal na kasi yung video na yon, so kailan ko lang siya na-upload. Ngayon mga chong, meron akong pero nangyari dito sa R15 ko na isang buwan ko siyang hindi nagamit. Kasi di ba dati mga chong, hindi ko talaga siya masyadong nagagamit. So naka-park lang siya sa labas ng bahay, nauulanan, wala na, lumipat na kasi kami, so wala nang bugong dun sa parking namin. And may nangyari dito sa R15 ko nung gagamitin na siya ng airpad ko mga chong. Under ngayon, lalangarin tayo mga chong. So yun, kwento ko na nga mga chong. So isang buwan ko siyang di nagamit kasi nasira siya. Tapos yung nasira sa kanya mga chong, yung kanyang fuel pump. Grabe, sobrang malas ko yung mga panahon na nasira ito kasi sira rin yung kotse ko, no? So sira rin yung motor, sira na lahat, putang pati buhay ko muntik na masigra eh. Kaya sunod-sunod talaga yung gastos, yung problema mga chong. Pag magkaaroon nga naman ng problema, hindi pwedeng isa lang, dapat sabay-sabay. So ganun, so okay naman na, okay na yung kotse, okay na yung motor. Kaya nyo naman, gumagana na siya. So ang nangyari dito mga chong, hindi nga namin magamit. So ay ang nangyari sa kanya, kapag hindi siya nag-i-start, ano lang siya, kung gaganon lang siya kapag i-start mo, may kuryente naman, may ilaw, may headlight. So inisip namin baka yung battery. So nag-pull kami ng battery, so hindi naman battery yung problema. Tapos chinek namin yung mga wirings, okay naman din lahat. So inisip namin baka yung rectifier, kasi nasira na rin yung rectifier nito dati. Ay hindi naman siya nasira, nung sumemp lang ako dati, nakalas yung rectifier nito, natanggal yung ano niya, pagkakabit niya sa rectifier. So yun, nawawalan ng karga kahit nakapanta rin mo, hindi siya kumakarga. Hindi naman din yun ang sira. Tapos kasi bumagsak tong motor na to, naka-park, bumagsak yung motor, mula ng malakas sa ano kasi yun eh, medyo hindi siya bato, hindi siya alsada yung pinag-park, parang lupa lang siya. So lumambot yung lupa, bumagsak yung motor. Kaya ito nasira mga chong, kung makikita nyo yan, si right side mirror ko, si right steel side mirror ko, nakakabil ko lang nun, tapos na nasira naman. So lahat na lang. Tapos, ayun na nga, kung ginawa ni Airpat, inisip namin baka may tubig na yung tangke. So ang ginawa ni Airpat, draining niya. So na lang, dami nga namin nauwang tubig, naghalo na dun sa gasolina. So kung makikita nyo, papakita ko sa screen yung video, saka yung picture ng nakuha naming tubig. So makikita nyo yung tubig dyan, napakadami. So hindi sa dami, baka yun lang yung sira or yung naging problema. So pinapit na ulit, okay na ulit, edi mag-train na namin, lagyan na namin ng bagong gasolina. Pero ganun pa rin, ayaw pa rin mag-start. Edi nagtanong na kami dun sa mayari ko dito kay Tryworks kung ano yung posibleng sira. So sabi ni Doc, baka daw yung fuel pump. So yun nga, nung pinuntahan niya sa bahay, kasi hindi nga namin madala doon, pinuntahan niya sa bahay, pinahome service niya, nakita nga na yung fuel pump kaya yung sira. Kala ko naman yung fuel pump ang mura lang, mga 1K, 1.5, 2K, 2K, ang mahal pala ng fuel pump. Tapos ang problema ko dito, di ba, yung fuel pump around 4.2 ang brand is MTRT. So kung mapapansin nyo mga chong, umuugong siya. Kung maririnig nyo yung ugong niya kanina, ito mga chong, paparinig ko sa inyo yung ugong. Boss, anong page mo? Motoflex, boss. Ha? Motoflex. Follow kita, boss, ha. Guys, may namimitik dito, Motoflex. Pwede ang magpapilos sa kanya. Ang profile lang, gago delikado dito. Hmm.
picture. Pang profile lang. Okay lang. Yeah, pa-picture tayo pang profile. Thank you, Lods. Ito yung motor mo. Kayo na pa dito? Ngayon lang kita nakita dito ah. Ngayon lang kita nakita dito. Ngayon ka lang nagpi-picture o lagi? Last week. Ah. Sige boss, ba ano gusto shoutout mo yung ano yung page mo. Anong page mo, boss? Motoflex. Motoflex, sige boss. Thank you ah. Follow na lang kita, tingnan ko na lang yung ano picture. Salamat. Motoflex. Hindi natin kailangan pumunta ng Marila kayo mga chong, punta lang kayo dito sa Binongonan. Ayan o, dito sa papunta ng art sector or coffee rush. May namimitik dito mga chong dun sa magandang pwesto. Motoflex, ayos. So yun na nga mga chong, nabalik na tayo sa issue natin. Ano na, saan na ba ako? So yun na nga, MTRT, so may maingay na umuugong dito. Ewan ko kung naririnig nyo ngayon dito sa vlog ko. Pero sana wala naman, kasi malakas talaga yung ugong niya. Lalo na kapag konti yung gas. Ayan o, 1 bar na lang tayo. So, mas malakas yung ugong niya. Mas rinig na rinig talaga. So, dapat marami tayong pera lagi. Marami tayong pang gas. Ang mahirap, replacement pa yung nakuha. Masakit talaga sa ulo mga chong. Kasi ang hirap din kumuha nung PSA na stock na galing mismo sa Yamaha. Mahirap talaga umorder. Kung order ka, abutin ka ng mga 3 weeks to 2 months daw eh. So hindi ko na hinintay. Doon na sa replacement goods naman din. Sa medyo tumipid siya sa gas. Dati kasi mga chong 30. Ano ba daw? Dati kasi mga gulit niya. Dati kasi mga chong 38 point something lang, 36. Minsan nga nagka 36, 37 pa to. Ngayon umabot ang 40 point something. So natuwa ako. Sabi ko doon sa mekaniko, Dok, akala ko ba lalakas sa gas? Ba't mas tumipid? Kasi mga chong, napansin ko din medyo naging aggressive yung takbo niya. Ewan ko kung psychological lang ha, pero naramdam ko talaga na parang biglang lumakas yung hata. Ewan ko dahil siguro yung fuel pump na ginamit dito is pang ano, pwedeng pang kargado. Kumbaga, ano siya, racing sa fuel pump, ganun. So, okay sa akin, sabi ko goods na goods. Kung magtutuloy-tuloy yung magiging 40 yung fuel consumption ko dito, edi okay lang pala. Matutulit ko rin yung porto na binayad ko dito sa Kunyeta. Kaya mga chong, iwasan nyo yung nagpapabad ng motor sa ano, sa ulanan. Ewan ko kung dahil dun yun, dahil nagkaroon ng tubig yung tangke, pero sabi nito possible din na dahil dun. So ayun, simula dun eh, kahit wala akong car cover, nilalagyan namin na epat ng tapalodo or takip sa tangke para hindi na bababad kapag umuulan. Ang hirap talaga ng ganun, ano? Yung tubel pump yung masisira, ang mahal pala nun. Sa ano din mga chong, iwasan din yung laging ano, yung laging drinking yung ano, yung gasolina bago magpagas. Napaka-traffic naman talaga dito. Motor ka na, natatraffic ka pa. Iwasan din talaga yung ano, yung drinking bago magpagasolina. Isa rin ano yun, isa rin nagkukos ng pagkasira ng fuel pump. Sa pag natatambak, kasi ngayon yun, natatambak din talaga itong motor na ito. Hindi ko talaga masyadong nagamit kasi nga work from home lang tayo mga chong. And madalas, no, madalas na yung this past few months kasi madalas yung kotse ginagamit namin pag umaalis. Kasi nga nag-uulan-ulan. So, bebenta ko na yung kotse. Bebenta ko na yung kotse mga chong para lagi na natin nagagamit yung motor. So, pagkas tayo ng 1H. Tumira lang ako dito sa Binangonan, parang ang layo-layo o sa Kabiasnan. Pupunta ka lang ng Pasig, Putek. Abutin ka na ng isang oras bago makapunta sa Pasig. Tama pala mga chong, may bago tayong journey sa driver as a rider mga chong. Nagap kaya ako sa Grab, itong approve na tayo. Actually, ilang linggo na tayo approve sa Grab. So, gagamit
gagamitin natin itong sungit pang biyahe. 'Di ba? After natin sa work, so hapon babiyahe tayo. So, kailangan natin kumayod mga tong, kailangan natin labanan ng inflation. Dahil hindi na tayo nakikripto. Wala na tayong another source of income. Both sa YouTube, yung YouTube natin hindi naman na nag-generate ng revenue dahil wala tayong ina-upload. So ngayon mga chong, para magkaroon tayo ng upload, magkaroon tayo ng extra income. So nag-apply ako sa Grab, then i-publish ko and i-content natin yung mga biyahe natin sa Grab para naman at least kung kahit pa paano working active ulit itong YouTube channel natin kahit wala masyadong nanood. So ayun, ayun yung gagawin natin next. So yun lang mga chong, maraming salamat sa panonood kung makakit kayo dito sa dulo ng vlog na to. So that would be it, thank you so much for watching. Again, this is Brylo Chill. Kinakit on the next vlog. Sana magtuloy-tuloy na talaga yung ating pagbalik sa pagbablog. And I'm out, yes sir.